Okay, this is our Mother's Day special for Spotlight. Happy Mother's Day, Rox. Thank you. Paano mo siya celebrate ang Mother's Day? A simple celebration lang. Kasama yung madalino ko, pupunta kami sa mom ko, sa Cavite. Pero pag dito kami sa Manila, sabi ka all-in-one celebration with my sister-in-laws. So, one big celebration kami. With the family. So, walang pala. Okay. Ano mo sasabi mo na hanggang ngayon, nagkakamali pa rin yung iba sa maiden name mo, yung Ginoo, ginagawang Ginoo? Ginoo. Tanggap ko na yun. Minsan Gino, Ginto, iba-iba nila na napapronounce yung apelido ko. Minsan nga nagiging expression pa yung sus, Ginoo. So, tanggap ko na yun. Okay. Ano yung masasabi mong biggest surprise about being a mother? Nung naging mother kasi ako, parang yun yung pinaka-the best na nangyari sa buhay. Parang wala, incomparable na siya. Wala ka na may kukumpara the best na nangyari sa buhay. Ano yung unang naramdaman when you found out that you were pregnant with your first baby? Happy! Tapos hindi ako nagkaroon ng fear na bakit ako nabuntis. Kasi parang syempre ako yung responsible sa sarili ko. And aware ako doon. And then nung nalaman ko nga na nag-positive ako, may baby, ready ako to face the world na kasama yung anak. If you will be given a chance na magbigay ng special gifts sa mga mommy all over the world, ano yung tangible or hindi na, o hindi tangible na pwede mong ibigay? Kasi Catholic ako, so siguro the best na regalo. Something na about either kunyari rosary or a prayer booklet, because kailangan natin ng strength from God, kasi hindi magbiro ang maging isang ina. Ang dami mong struggles, ang dami mong pwede pagdaanan. Hindi lahat ng ina ay successful, hindi lahat ng ina ay malakas ang loob. So, siguro yung symbol ng isa pa ngayon, rosary, kukuha tayo ng strength on it. Or prayers, i-suggest ko sa mga tao, kasi iba-ibang religion tayo. Kung sino yung, kung tayo Catholic, maniniwala tayo sa Diyos, kung ibang religion, ano yung mga beliefs nila, doon sila kumapit. Kasi doon tayo makakakuha ng strength. And tingnan lang natin talaga yung mga anak natin. Siyempre, the fact na magulang tayo, yung anong hirap man, tingnan mo lang yung mga anak ko, napapawi talaga lahat ng mga worries mo sa buhay. So, for me, as simple as yun lang. Do you think it's easier to be a mom or a dad? Iba kasi yung iba ang role ng dad, iba ang role ng mom. Ang mom, naniniwala ako, mas kaya ng nanay magpakatatay more than ang tatay magpakanay. Though kaya naman nila, pero kasi tayo mga babae, iba yung lakas natin, iba yung paniningligan natin, lalo kung naging magulang tayo. It proven ko yan dahil ang nanay ko, lumaki kami na nag-abroad ang tatay. And ang nanay ko naman tumayo sa amin dapat magkakapatid na nandito sa Pilipinas. And nakita ko yung strength niya, paano niya kami i-raise na yung ang tatay ko na si Pilipinas. And up to now, yung mga natutunan ko sa kanya, na-apply ko naman sa mga anak. Did you always think that you'd have kids? Or na-imagine mo na siya talaga na nakaplano sa buhay mo na talaga magkakaroon ng mga anak? Ay, oo. Bata pa lang ako, parang dahil maganda yung foundation din ng family namin. Inspirasyon ko nanay ko, idol ko ang nanay ko. And nakikita ko na pag sinasabi ko sa sarili ko na pag ako naging nanay, gagayahin ko si mama, yung mama ko. So, pupunuan ko ng pagmamahal, palalakihin ko ng ayon sa and so far, pili ko naman, nagbunga naman ng maganda yung mga natutunan ko sa magulang ko. And napapalaki ko maayos yung mga anak ko. Do you consider yourself as a cool mom na parang barkada? Or yung straight mom na lagi ina-assert na ako yung mom mo sa mga dapat may si balance eh. Kailangan makuha mo yung, makuha nyo sa isa't isa yung trust and respect. Hindi pwedeng lagi parang dinumiro pa lang bilang magulang. Ang anak, mga anak natin, should know their limitations sa pagtayo. Kaya iba yung may biruan, iba yung harmony ng may biruan sa pamilya. Pero iba rin yung pag pinag-usapan ng disiplina. Dapat alam ng anak mo na, teka, kailangan mo makinig.
din kahit ang mami ko pa rin. Daddy ko yan, nanay, tatay ko yan. Kumbaga, laging may hangganan. Mm-hmm. May limitasyon na kaya ko ba. Okay. Fast forward, kunwari, 80 years old ka na ngayon. 80? 80 years old. Ano yung payo mo o sasabihin mo sa mga anak mo? Sana yung mga naitanim ko sa kanila, mga anak yun hanggang sa mga susunod na generation. Yung mga naipunla namin ng tatay niya, sana hindi tumigil sa kanila. Pag nagagalit si Mami Roxanne sa mga anak niya, ano yung signature line mo sa mga anak mo? Mata lang. Pag gumila na yung mata ko. Uh-huh. O, yung bilang. Pero yung mga paglaki ng mata, yung 1, 2, 1. Nagbabasa kasi ako ng mga e-parenting. Minsan may babasa ko online. Minsan yung mga traditional way, depende na rin pala din sa trend ngayon. Kailangan natin mag-adapt. Kailangan natin paghulin yung mga... Diba, maraming cases ngayon kasi diba yung mga suicidal, yung mga depression. So, ang characteristics ng bawat bata, iba-iba. Parang yung ugali ng panganay ko, hindi naman ugali nyo yung second child ko. So, parang kailangan suriin mo anong mag-work na discipline dito, anong mag-work na discipline dito. Yan, example sa akin yan. Yung pag-alit ko sa panganay ko, hindi nag-work sa bunso ko. So, parang being a mom, may process of learning din siya. Hindi lang siya basta, oh, dahil galit ako, sumunod ka. Hindi ganun. So, inaral ko yan, binabalanse. And tayong mga parents, dapat alam natin yung ugali ng bawat anak natin. Kaya meron din ako, dinedate ko sila. Parang araw ng anak ko, na isa, magdedate kami mother and daughter, mother and son. Kasi kailangan natin alamin yung personality talaga ng bawat ugali ng mga anak natin. Kailangan natin silang pag-usapin, i-bond natin yung bawat isa sa mga anak natin. What works for the other child may not work for the other one. So, kailangan suriin natin. Ngayon nanay ka na, meron ka pa rin bang guilty pleasure sa sarili mo? Like, alam namin na hands-on ka, but you can't live without eating in this favorite resto, or buying makeup pa rin, or buying a new branded bag. Ako, yung nagkaanak ako, hindi na, parang nag-matter na sa akin yung, hindi na ako particular sa mga brands, natuto ako mas mag-save. Not because hindi naman din kaya i-provide ng husband ko, or hindi ko rin kaya mag-trabuhan, but parang mas nagiging wise ka na pag nagiging nanay ka. Parang ilalaan mo na yung mga bagay sa mas tama. Parang mas priority mo ngayon yung needs kesa sa necessities mo. Mm-hmm. Pero, ang guilty pleasure lang namin yung mga anak ko, masaya na kami makapag-mail-tilo kami. Ganun lang. Make-up, mother-in-law ko yung medyo ka-bundin ko sa pag mga make-up. How much of the being single or young Roxanne is still there ngayon na mami ka na? Oo, kasi hinibigyan ko pa rin ng time yung sarili ko. Meron ko alone time eh, may me-time ako. So parang tayong mga moms, we deserve a break time. Minsan naalis ako ng isa, magkakape ako, itingin-tingin lang ako sa mga tao. In that way, na-relax ako. Parang hindi ka lagi parang... Kasi pag mami ka, busy ka eh, preoccupied ka masyado pa. I have to do this, I have to do that, kailangan ko gawin ko sa mga ano, ganyan-ganyan. Hindi lang ako mami, asawa rin ako. So, ang dami kong ginagawa in a day. So, binibigyan ko yung oras sa sarili ko na lumabas. And yun yung bagay na ginagawa ko nung wala pa akong pamilya, nung wala pa akong pamilya. Simple yung kape, nati-feel ko na, ito yung buhay ko dahil na nare-relax ako. Ano lang, mababaw lang kasi kaligayahan ko. So, kape-kape lang ako. Are you into cooking then? Cooking, hindi masyado eh. Uh-huh. Pero meron ka bang recipe na you're proud of to share sa family? May madali lang yung beef steak. Adobo kasi toyo ka naman. Silang yun, di ba yung mga beef steak? Adobo, toyo, suka. So, yun. Tsaka favorite namin mag-asama yun. Yun, kaya ko natuloy yun. Okay. Sino ang favorite spice girl mo? Baby Spice. Siya yung pinaka-favorite ng lahat. Dati, naalala ko nung elementary ako. Sinisave ko yung perang baon ko. Kasi ibibili ko siya ng lollipop sa canteen. Yung lollipop ng Spice Girls na may sticker. Tapos para may kami mga kaklase ko na kailangan namin makulit bawat characters. So, nakakatuwa yung noon, yung iba yung trend doon. Yung may
qualify kasi online na lahat. So, masaya ako na naiwi yung era na yun, nadaan ko. Anong favorite Spice Girls song mo? Yung pinaka-maingay nila. Okay. If you want to make a chair for me and my guys, okay. How long does it take you to scroll through Facebook bago mo siya bitawan? Before you do it? 20 minutes. Mm-hmm. Para pinaka-time ko lang mag-Facebook, mag-internet talaga. Kapag settled na yung kids ko, natulog na sa Netflix. Yun yung parang time for relax TV and then internet. Pwede mo 30 minutes. Hindi ko kaya na 1 hour. Do you believe that moms can still have their girls' night out kahit mommy na siya? Ako hindi ko siya hinahanap. Parang contented na ako na kasama ko lang yung mga anak ko. Parang hindi siya need, hindi siya necessity para sa akin. Pero kung nagkakaroon ng chance, ang mga kasama ko usually yung mother-in-law ko, sister-in-laws ko. So parang sa bahay. Pero kung tatanungin mo ako kung kailangan ko, hindi ko siya hinahanap. Hindi ko siya happy na ako nakasama pa rin yung mga buling gift ko. Pero to other moms, I think kailangan. Kasi like yung kanina yung napag-usapan natin, yung me-time, yun, okay lang ako. So parang hindi ko na kailangan bumabas in para, like before, ang laki ng binago ng mundo ko nung naging nanay ako. What about going out with the husband? Kayong dalawa lang dati. Movie date, tapos dinner. Yun yung usual na ginagawa namin. And yun, happy na kami. As simple na dinner and movie date, solved na kami nalaman. Parang, yung travel din, may nagturo sa amin na yung silk, sabi nila, stay in love trip. Important sa couple na nagtatravel kayo together. Kasi pag nandito lang kayo sa lugar natin, alam mo, may trabaho ka, may phone call, may mga, ang daming mga, di ba, ginagawa. And like, nung nag-travel kayo, only option is to explore, to bond with each other, and the work, nagkakaroon ng, mas nagiging strong yung bonding, yung foundation ng marriage. Kasi pag married ka na, minsan parang nagiging routine, eh. Alam mo, pag wake up in the morning, alam mo siya yung matabi mo, siya yung kasama mo. May mga things na nawawala. Like the dati, may effort na umos. Ano natin yun? 13. Pero yung stay in love trip, silk yung tawag. May nagtungo sa amin yan. Ginawa namin. Sobrang ang laking tulong sa marriage namin mag-asa. How long have you been married? 2011 2011. Nauna ang baby, tapos kinasal namin. Hindi ko nakita yun as parang failure sa buhay. Kasi hinarap ko siya. Hinarap namin yung dalawa. And totoo yun, yung parang dadating talaga yung time na ilulugar talaga ng Diyos isa-isa yung mga bagay para sa iyo. Ilan years na ba? 11? 8? No, 2011. Tapos 2008 kami naging mag-boyfriend girlfriend. So tagal na rin namin magkakaroon. So 10 years na yun, imagine parang di ba yung sabi nila pwedeng magkasawaan nila. Pero important sa couple na alam niyo yung love language ng bawat isa. Irespeto mo yung gusto niya, kailangan niyo irespeto yung gusto mo. And then yun, kailangan talaga mag-swap lang talaga yung respect, love and respect. It's important sa marriage. Kasi pag nakita ng mga anak mo how you value your marriage, kayo yung nagiging inspirasyon nila. And yun yung sinasabi ko sa mga anak ko na okay lang naman to idolize yung mga parang kapag hindi mo sila mapipigilan dyan. Pero ang mas lagi ko sinasabi sa kanila, dapat ang idol yung talaga parents or grandparents kasi magbe-benefit sa kanila yan. And then, mga anak yan, di ba? Ano yung nakita nila sa magulang, yan din ang i-apply nila pag sila naman yung magulang. So, yun yung gusto ko, ginagol ko talaga, lagi mag-asawa. Kami yung maging inspirasyon ng mga anak. Let's say you have a refrigerator in a small room and then you leave the refrigerator door open. Will the room become cold or the fridge become warm?
Bakit? Iinit siguro, tingin ko. Kasi syempre yung kuryente. Diba? And pwede sa pagpos ng sumunod yun, ang fire. Diba? Para aircon, like, binuksan mo yung door, yung horsepower na hindi kaya yung capacity ng room. Masasira. Iinit. Pili ko ganun. Tama. If you were at a if you were a kitchen appliance, ano sa tingin mo ikaw at bakit? Ref. Bakit? Lahat ng pagkain ng room. Diba? So na ron. What is one thing that you believe to be true that very few others don't believe? Trust pa rin. Marami nang sa dami ng mga taong napanghinaan ng loob. Dapat talaga, paniwalaan mo pa rin, maniwala ka. Yung trust dapat nang loob. Kasi di ba, dami mo pinagdadaanan sa buhay. Like example, minsan may mga problema ka, naka-question natin ng source. At the end of the day, kailangan mo pa rin ibigay yung trust sa kanya. Kasi minsan siya rin na nagbibigay sa'yo ng mga situations. Kailangan mo para rin. Na akala mo hindi niya binibigay, pero binibigay niya yun para mas magtiwala ka sa akin. So, trust sa akin. Three budget, best budget tip na pwede mo i-share sa akin. Positive. Buta yung lalabas kung ayaw mo magastasan. Pero naman natin ko yun. So, makatitin. Huwag kang lalabas sa bahay. Hindi ka magagastasan. Tatlo ba? Yes. Budget. Kanyari, kung magde-dinner sa labas. Kasi, ano ba ito? Pag sa pagkain kasi hindi kami nagtitipid. Okay. Kasi deserve natin na mahusong talaga. Sa ibang bagay, kasi ako shopping na tao. Okay. Sa kids ko kasi, ganito ako mag-budget ang usapan. Itibigyan ko na ang allowance ko anak. Kung may gusto siyang bilhin, pag-ipunan niya. Kanyari, 50 pesos a day. Gusto siyang bilhin, pag-cashing mo yung food mo, kasi may bako naman pack lunch and snack. Pero pag may gusto mong bilhin, pag-ipunan mo dyan sa extra 50 pesos mo a day. Tapos kunyari, pag lalabas kami ng kids, mga 2,000, kasama na dun yung merienda, and then milk tea, pagka-cashing namin yun. Kung hindi mag-cashing sa budget, ako yung una, sige kayo na lang yung siyempre, yan ang sakripisyon ng nanay. Priority natin ang mga anak natin. Yan, 2,000 budget natin. Snack, lunch, ganyan. Hanap tayo ng restaurant na reasonable, mura. Pero pag may meeting, hindi pwede mo lang may meeting kasi sa amin. Meeting talaga kami pag dinate yung mga anak. Pag medyo na short lang sa budget, si mami na yung anak mo. Kasi hindi na mga anak kayo na ng mga. So yun, isa sa mga sakripisyon ng nanay. Okay. Favorite bonding niyo as a family is traveling and eating out. Ano yung top 3 travels niya as a family? At bakit sa tingin mo yung pinaka-favorite mo trip na? Pinaka-favorite namin yung... Favorite namin, una, Japan. Kasi kapag yung mga yung Tokyo, Disneyland, napuntahan namin. And syempre, number one dyan yung food trip. Kasi mga anak, manihilig na kami kumain. Mm-hmm. Tapos, Hong Kong. Ang dami nila mga puting tingnan na nabibili doon. So, more on... food trip kami and less shopping naman kami, hindi naman kami mag-shopping. So, adventure, yung mga sightseeing, yan yung mga gusto namin. And yung isa is Taiwan. Kasi sa Taiwan, ang sarap din yung mga street foods nila na na-experience sa mga anak ko. Yung mga exotic na rita nila. Kinakain mo yan? So yun, basta ako naman kami anywhere. Basta magkakasama kami. So, naman. Bumalik ka recently sa school, ano yung motivation mo? What made you decide na bumalik sa school? Ay, proud ako dyan. Pero ito, sana talaga matapos ko siya. Kasi hindi rin biro. Dalawa yung kids ko. I'm a mom. I'm a wife. So, sometimes ang hirap yung jogging ng oras. So, ang sabay sa tayo. And parang this time, kasi since malalaki na sila, sabi ko, baka time na rin magawa ko konti yung mga bagay na na-miss ko dati. Medyo flexible na yung oras ko. Nag-decide ako mag-enroll. And yung mag-enroll to finish my college. Nag-enroll ako, and self-supporting yan. Why? Because I want to inspire other people like me. Kunyari, mga artista na, syempre pag doon na nagtrabaho ka, minsan wala nang
study. So, gusto mo din maging inspiration sa kanila na pag gusto mo naman talaga may paraan. And I want my kids to see na hindi hadlang ang pag-aaral kahit anong edad niya. And gusto ko makita rin na na nanay ko nga o nagsisika. Kaya lagi ko sinasabi ko sa sinasabi sa kanila, hanggat may oras kayo, tapusin, tapusin niyo, bigyan niyo ng panahon niyan. Kasi education, yan talaga ang makakapagpantay sa mga nahihirap at nayayaman. Ang edukasyon ang mag-equal sa ating lahat. So, yun ang magiging inspirasyon. Gusto ko din talaga maging role model sa inyo. Kasi, ang dami mo gusto mo mag-aral, hindi mo makapag-aral. May mga nag-aaral, nagpapabaya. So, di ba, ang laki nang namimiss sa mga tao dahil lang sa education. So, sana matapos ko siya. Ano yung course mo? When I entered showbiz, nag-start Circle Quest, psychology. Ngayon gusto ko mag-business management kasi yung biyanan ko, yun ang line ng family ng husband ko. Ang lagi niya sinasabi, mas okay na ikaw ang mag-iing boss ng sarili mo kumpanya. Para kumbaga, whether it's small or malaki, maganda yung ikaw yung nagmamanage, ikaw yung nag-aaral. So, inspiration ko rin yung biyanan ko na para siya nga, nakaya niya, nag-self-supporting siya. Kasi from humble beginnings din sila. So, bakit sila naging successful ng ganyan? Because nagsumikap. So, yun ang inspiration ko. Business management, kasi gusto ko talaga ng mag-aaral. Ano yung top 3 fashion pieces ngayon sa closet mo? Hindi kasi ako fashionista ng tao. Lagi na ako nasa basic. Nandun ako sa safe na fashion. Lagi ako may blazer, jeans, and mga tees, white tees. Mahilig ako sa puti. So, wait, mag-t-shirt ka lang, mag-blazer ka na, kahit saan ka dadalhin, pasok ka na. Hindi ka underdress ka man, hindi ka naman ma-overdress, pero decente pa rin yung gusto ko. Hindi ko i-spend yung pera ko para lang, alam mo yun, sa damit na mga magagago. So, once naman. Pwede ka naman maging fashionista na pumorma, pero hindi mo naman kailangan na yung brand. Tip lang from sa akin. Ay, isang tip yun ah. Hindi, pwede ka maging maporma na hindi necessarily branded ng mga gusto. Pero kasi ako parang, kung kaya ko lang, gusto kong style is jeans, shirt, blouse. Kung maformado na ako, feeling ko formado na ako nito. So, nandun na ako sa basic. Okay. Classic and basic. Anong LSS mo lately? Ah, ito. Kaibigan natin yan. Siya'y mabuting nila lang. No, kaibigan natin yan. Siya'y mabuting nila lang. Para sa kaayusan, para sa kaulanan. Ang problema mo sa bayan, iaayos niya. Eto niya. Number 11, Elton niya. Mahaba eh. Okay. And what's the hard truth that you recently came to accept? Actually, sabihin ko na lang yung sa when my husband entered politics, yung field ng politics. Ang pamilya kasi nila, tumutulong talaga sa mga inip ng mga tao. Silent sila tumutulong. And then, yung pinasok ko nung asawa ko, sabi ko, pwede ituloy na lang natin yung pagtulong kasi nagagawa naman natin yung pagtulong kahit sa maliliit na bagay ng tayo. Pero yung sinabi niya sa akin na gusto niya and ang purpose is makatulong. Parang masyado magiging selfish ako para hadlangan siya sa bagay na gusto niya. Kasi baka siya yung instrumento ng Diyos para maging inspirasyon ng mga kabataan. And itong bagay na pinasok niya, hindi talaga madali for me. Kasi lahat, sabi nga nila, lahat ata na pwede mo nang isipin na kung nandiyan na sa field na yan. But then, binibigay ko yung tiwala ko sa asawa ko. And yung support. Hindi siya madali, pero kailangan namin itong harapin at pagtulungan dalawa mag-asawa. Para din sa mga tao, kailangan siya. Kasi ina na lang ang mga tao, may purpose talaga na tumulong. So, alam ko, hindi na niya kailangan pasukin yung field na to dahil sa kung ano man pwede isipin ng tao. Pero pinapasok niya is to expand yung help na may ibigay niya sa mga nangangailangan. To mga put up mga organizations para sa mga, most ito para sa mga kapatid.
resorts, time-consuming yung siya. Kaya bibigay ko sa asawa ko, sasama ako, tumulong para sa mga tao. Yung oras ko sa mga anak ko, sometimes, nasa sacrificio. And tingin ko yun talaga yung isa sa manira. Pero I have to handle it properly because hindi lang naman ako ina, kundi asawa din. And of course, extension ako ng asawa ko para tumulong sa mga anak. What made you decide to really take a break from showbiz? Kasi alam ko na nung nalaman ko na magkakaanak, alam ko kailangan ko full-time alagaan, bigyan oras, bigyan halaga. And ayoko mamiss yung pagpapalaki sa mga anak ko. Kasi ang pagiging ina, kailangan yun 100% dedication. So yung disiplina, pagpapalaki, pag-aalaga, dapat ibinibigay natin talaga. And since, sabi ko naman, nandiyan naman yung asawa ko to support me. May oras ako para i-alot yung oras ko para sa mga ano. And then, ito pa nga, si Tita ko ni Reyes, nakasalubong ko siya one time. Sabi ko, oh, kamusta ka na? Sabi ko, Tita, okay naman po. Sabi niya, hindi kinapababalik. Sabi ko, Tita, pag mas flexible na po yung oras ko. Sabi niya sa akin, ano mo, don't worry. Tama yung ginagawa. Coming from Miss Polly Reyes, diba? Alam mo naman, God-fearing, talagang yung dedication niya, being a mom and a wife to her family. Na-away na sa kanya ng galing. Talagang parang na-feel ko, parang I made the right decision na magbigay 100% ng oras sa family. Bagay na hindi ko dapat magsasabihan. Kasi ang sabi niya sa akin, you have all the time makabalik. And tama yung ginagawa mo. Panahin mo mga anak mo, bigyan mo oras ang pamilya mo. Dahil yan, magbubunga ng maganda yan eventually. And pagtanda mo, kita nila yung pag-aalaga mo sa kanila. And wala mo yung pag-aalaga mo. Oras mo naman para alagaan mo. And pagbalik sa showbiz, sigurado yan, ma'am, dahil kung mahal ka naman ng tao, makakabalik at makakabalik. So, yun. Tingin ko naman na I made the right decision. So, sana pag nakabalik ako, puso pa rin ko yung akin ng pamilya natin. Why decide to come back sa showbiz? This is something na talagang masaya kong gawin. Yung passion nga, sabi nga rin na parang pag umacting ako, parang full feeling siya eh. Diba? Parang this is something I want to do. Parang ito yung dito ko na lalabas yung emotions ko, yung bagay na gusto kong gawin. Tingin ko, nasa sistema ko na siya. So, masarap yung feeling na pag gumawa ka na isang project, tapos na-appreciate ng mga tao, na natatouch mo yung damdamin at puso nila through your acting, your roles. Tingin ko malaking factor yun para sa akin. Para it's a win-win situation. Pasaya mo sila, at the same time, masaya ko sa dito ako. Anong reaction ng kids mo yung husband mo na your idea to come back? Supportive naman. It took time for Elton to understand. Kasi syempre, tahimik din naman talaga yung family nila. Private people sila. So, nung nakilala niya ako as artist, kailangan din tibigan mo, nakilala mo ba na artist ako. But, yun nga, nung naging mag-asawa na kami, alam ko yung mga priorities ko, yung limitations ko. Kasi syempre, gaya namin mga artista, meron tayong mga roles na minsan na alam mo naman sa sela. Yung mga ganung bagay, ako na ang nag-desisyon na hindi ko na ito gagawin. Kasi respeto bilang asawa. And bilang respeto ko rin sa kanila. At the same time sa mga anak ko. Na parang, pwede ko naman piliin yung role. Para din, alam mo yun, basta pinili ko na yung mga roles ko. Simula nung nagkaroon ako ng family. Tapos, nagkaroon ako ng mga limitations. And hindi naman siguro magiging lahat lang yung bilang artista, diba, na parang hindi naman dahil pwede nilang isipin na parang magiging ma-arte ka. But, pag nanay ka kasi, ang priority mo na talaga is family. So, lahat yan. Pag priority mo ang family, lahat i-adjust mo na para sa kanya. Parang,
Tingin ko yun yung best explanation by the way. And kapag nanonood naman yung mga anak ko, minsan may question sila, why are you hugging that man? That's not my daddy. Yung mga ganun sila. Sabi ko, that's my job. I pretend to be someone. Inaanap pa rin sila. Sabi ko, may role yun ni mommy para in school, di ba? Sometimes may mga theater ganyan-ganyan. Sabi ko, ganun din si mommy. And I'm being paid, sabi ko. That's my work. Work ni mommy yan. Nagpe-pretend ako na ito yung character ko. And work ko yan. Kaya may one time, sinama ko sila na. Nakita nila, bakit sabi nung alam ko, mommy, daddy's here na at 5 p.m. Bakit ikaw wala ko pa? Sabi niya. Pwede may pataka sila. Bakit overnight ako wala? Bakit kung nanay ko, maghapon, maglapag, wala. So, sinama ko. For them kasi na, ito yung klase ng work ni mommy. Ito yung trabaho namin. Na easy. Kasi ang akala nila masaya, di ba? Akala nila kung ano lang. Hindi rin madali. All kinds of work, not easy. Kaya tinuturuan ko sila na yung value everything na binibigay namin sa inyo dahil lahat yan, pinagtatrabaho ni daddy at saka ni mommy. So, lahat, pati yung mga ganyan, nasa proseso nila ng disiplina, alam mo yun, lahat i-example ko sa mga anak. What's been the biggest surprise about showbiz these days? Biggest surprise? Showbiz ngayon, parang hindi ko na ma-compare kasi dun sa time namin. Ngayon, ang prime base mo, nasa social media na. Konting galaw mo, nasa media na. So, yung pacing ng mga artista, iba na rin, ang bilis. Parang ang galaw nagpapalit na namin. So, kumbaga, matira, matibay na rin. So, yun ang realidad ng industriya. So, ako bilang tagal na ako sa 10 years na ba kami ng SCQ, 2004 pa ata kami. Masaya kami ng batch namin na sa amin, andyan pa kami, thankful kami doon kasi iba na ang realidad ng industriya ngayon ng showbiz. So, thankful kami na nandito. Kamusta ang comeback so far? Comeback na ba? Di naman ako nawala. Nandito lang ako lagi. Hanggat kaya happy niyo ako na makabalik at nandito. Nandito lang ako. And ABS-CBN will always be my family. Umalis ako for a time, alam ko dito pa rin ako babalik. Mamamatay ako, nandito pa rin ako sa kapamilya niya. Ano masasabi mo na sinasabi ng iba kung pangulo si Nisani? Ay, syempre masaya. O ano naman, flattering yun syempre kasi ang ganda-ganda naman talaga ni Nisani. Sabi ko, ako nga lang yung Sandy, ang gulo-gulong. Gulo-gulo na ang gulong. Happy, flattered, and proud na masabi nilang ang pop si Sandy. Kamusta yung pagbabalik mo sa acting through General's Daughters? Then, ano yung mga preparation mo yung comeback? Yung sa General's Daughter, happy ako dun kasi for the first time, medyo dark yung, may pagka-dark na konti yung role. Hindi naman siya totally dark kasi yung role ni Janice Bond, as young Amelia, ako yung gumanap ko yun. Parang may pagkakontrabida, something na hindi ko pa nagagawa tayo. And gusto ko rin ma-explore yung mga iba-ibang klase ng roles. So, short man yung naging character ko doon. Alam ko pumatak din naman sa tao. Pwede din pala. So, masaya. And hindi naman ako particular sa magiging role sa totoo na. Kasi ako basta hindi man nila, ang importante sa akin, maganda siya, may pagmamalaki mo, at tatatak sa mga puso ng mga kapamilya. Speaking of SCQ, ano yung best memory mo about being part of the SCQ? Best memory yung dito kami sa ABS, kahit saan mo kami matatagpuan, kung saan mo kami abutan makatulog. Tulog kami ilalim ng lamesa, ilalim ng upuan. Yun yung mga pinapalayas kami ng mga wardya, ba't ang gugulo nyo, dibito mo naman kayo. Yun yung mga memories namin na hindi ko makakalimutan. And before, talaga lahat ng mga fans na nakapasok dito sa ABS-CBN. So makikita mo yung grupo ng Hero Sandala, Zoro sa Roxanne, Michelle, mga sensational. Ngayon kasi lahat sa social media na lang. Masaya talaga ako na na-experience ko lahat yung gano'n. Talagang hanggang kumanda ako, hindi siya mamawawala sa
sa memory ko. Parang pumasok at that time, sino nag-joke sa'yo to be part of? Ate ko. Okay. Ate ko, nag-audition ako sa SMB Kumpan. Kasi yung nanay ko yun, pupunta sa Saudi, pupunta sa tatay ko, sumipon kami mga kapatid. Ang ate ko kasi frustrated model din. Dahil nga, four girls kami. Apat kaming babae at tatay ko nasa abroad. Napakahigpit talaga, bawal ka masuot ng buto, bawal ganyan. Ang dami niya mga do's and don'ts. Tapos, kinuha siya dati ni Michael Angelo. Sikat na gumagawa ng mga gowns sa Cavite. Magbubali niya sa Manila Hotel for mga wedding gowns. Hindi talaga siya tinayagan ng tatay ko. So, lahat ng frustrations niya, nasa akin. Hindi ka mag ano tayo, mag-commercial tayo. Punta tayo Makati, ganyan-ganyan. Tumatakas kami nung ate pa niya. Doon sa mga casting na journey dito bago ko naging artista. Attend ako ng mga casting commercials. Umaabot ako sa downtown na lang. Hindi ba ako makukuha? Dalawa na lang itong paglalabanan namin. Mababalitaan ako, thank you po. Next time po ulit. Tawagan na lang po namin kayo. So, ang hirap na proseso. Until yung ngayon time na dumating si President Bush. That day, Bush na dito sa atin. Nag-announce ko ba yan sa MTV pa eh. Nangangarap naging artista, makausong mag-audition, bumunta lang mag sa SMB kung pala 4 PM, ganyan-ganyan, sabi na. Pabilis ka na, hindi ka na, dali si mama na. Kasi pabiyahin na si mama. Sabi ko na tayo ng mga ano ate, yung kumas niya, hindi naman talaga ako noon. Dahil, muna, provincial na, school bahay, iba yung kulturang pinalakihan ko rin. Talagang, nung pinasok ko yung industry na showbiz, parang nawindang eh, di ba? So, nung nag-audition ako, wala akong picture, wala akong bio data, wala. As in, nag-miss lang ako, pumunta ako doon. Eto, sarili ko lang dala. And then, siguro blessing in disguise din eh. Nung pati ka SMB ko na, dami ko nakapila. Kami na, nagtawag na lang ng last 10. Yung last 10 na yun, ako na yung pang number 10. Mas nagharap kasi. Nagkapalit lang kami nung nasa likod ko, nagkapalit lang kami ng pwesto. Di uuwi kami luha ng ate ko. Tapos si Direk Zilmer, di pa nga ang ano na parang judge. Iniisip ko na lang, talent. Hindi ako mamanta, hindi ako sumasayaw. Iniisip ko na, artista, syempre acting. Panamara Clara Ruiz, Gladys Reyes. Umakting ako, nagpatrabila ako. Mas gugustuhin ko na yun kasi mas madali magparay kaysa mag-uyak. Okay, thank you! Hindi, acting ako na. Tanggap ako. Tapos, tinawagan kami. Tapos, may mini-story before si Derek Silver. Sabi niya, alam mo ah, nung pinipreview nila yung mga nag-audition, pag-on-down nila ng monitor, si Derek Silver, mukha ko doon yung lumabas. Imagine sa lahat, then di ba na nire-review nila. For some reason, pagbukas niya, kinatawag kami. So, doon na nag-start. Tapos, nagkaroon na yan ng shoot yan eh. Nag-shoot na yan. Nire-shoot niya ang Star Circuit. Yung inere, re-shoot na yun. So, tapos nagpa-audition din. Nagpa-panic kami. Sabi namin, audition. So, paano na itong 10? Doon sa 10 na yun, may mga nawala. Pero kami nila hero, pasok na. So, pumasok na kami. Kumbaga parang siguro meant to be. Di man ako sinuwerte sa commercial, pero nung pinasok ko itong pag-artista, parang naging mabait naman yun sa akin na talagang baka maito talaga, meant ako para rin. At that time na nag-audition ka, may hilig na rin ba? O na-develop na lang? Na-develop. Kasi parang kung na-culture shock nga eh. Kasi ganito pala, kailangan mong mag-costume. Eh di ba nga naman kaya mong conservative. Di ba parang talagang kailangan mong i-adapt kung ano meron sa industry na to. Tapos, syempre, iba't ibang tao. Hindi naman ako sanay na makibarkata. So talagang malaki adjustment for me. And then eventually, nung start ko na yung acting, sabi ko, oh, Michelle, ang sarap niyang gawin. At the same time, parang nabibigay mo, ginagawa mo na yung gusto mo. At the same time, kumikita ka pa. And then, yun yung naging politic, bakit hindi ko na ito yung mga gusto ko. So, yun nga lang yung risk nga pag nag-artist ako. May mga nasasakripisyo kong mga speaking of SMP, sino ang favorite judge mo at sino yung hindi mo favorite? Doon. Favorite kasi Derek Lorin.
si McLaren. Ang pogi eh. Ang pogi din na McLaren. Parang napaka gentle ano siya approach. Kahit nung na-direct niya kami nung tapos na yung Star Trek Quest, nung na-direct niya kami. Pag hinawakan lang ako dun sa balikat, hiniyak lang ako nun sobra-sobra. Iba yung connection. May approach siya na magaan. Na parang kahit kunyari, i-out ka na niya. Hindi ka ma-offend, hindi ka masasaktan. Basta madudurog lang ang puso mo, pero matatouch ka pa rin. Yung naka-ayaw ko doon, hindi naman sa ayaw, takot ako kita Gloria. Kita Gloria natin. Kasi pag sinabi naman natin yun, Roxanne, you're out. Naalala ko yan, pag iba na yung tingin niya, Roxanne yung takot sa akin, hindi niya ma-pronounce ko exit. Roxanne, pag gano'n na yung tono niya, out na ako. Gets ka na yun. May kaba-factor na. After coming back sa showbiz, meron ka pa bang na-envision to do na role or character on TV or on movies na sana magawa ko na siya ngayon pa rin? As of now, parang wala pa naman ako na i-imagine na kung ano pwede kong gawin. Minsan kasi pag in-offer, mas minsan doon mo nakikita. Ano yung, saan mo mapupunta ka ng character? Paano mo malalaro yung role mo? Paano mo ma-expand lahat? Pwede mong gawin para dun sa role na dapat kanina. Pero as of now, yung kontrabida gusto ko matry. Kaya medyo magkakaroon na diversity ate tsaka si mga tao. Para pag nagiging kontrabida ka, para medyo yung pumapasok sa sistema nila na pag nakita ka nila, nagagalit na rin sila sa'yo. So yun yung fear ko. Pero syempre, tayo bilang artista, role lang naman yun. Pero gusto ko ma-explore kung hanggang saan ko ba kaya. Kasi sabi nila, dito bagay sa mukha kong magpatrabina. Sabi ko, hindi naman. Asan na natin yung pagkakilay natin? Kilay natin. Pero ba't sino yung gusto mong makatrabaho na ngayon babalikan? Ate Zudai. Bakit si Zudai? Wala. Basta, na-inspire ako sa kanya. Para nakikita ko rin siya, paano siya as a mom. Paano rin niya binubus yung oras sa bilang asawa, ina sa mga. And alam ko kung paano rin siya bilang anak kay Mami Kato. So, nagkakaroon kami ng encounter once in a while. So, yun napakagaling naman talaga bilang pata ko ng barak-barak. What's the top of advice ni Elton sa'yo sa husband? So, ngayon yung babalikan niya sa children? Sabi niya, basta support ang nga. As simple as that, yung pag binitawan niya lang yung salitang yun, supportahan kita. Alam ko naman kung puso niya sinasabi. And lagi niya siyang sinasabi, kahit saan ka pupunta, mag-iingat ka. And ang personality kasi niya, hindi naman siya yung parang masyadong showy. Kaya pag nagbitaw yan ang salita, parang napaka, ang dami nang ibig sabihin para sa akin. So, alam ko buong puso niya, gagawin niyo din. Same thing naman sa akin. Kaya, yun nga yung sinasabi ko yung love language. Alam niya kung ano yung gusto ko. Ngayon, gusto niya gumawa ng ganitong bagay. Ayoko din maging tanong sa kanya. So, we support each other. And yung bagay na ginagawa namin yung para sa isa't isa, mas nag-grow yung relationship namin, yung marriage namin. And, nakikita ko nga yung mga anak ko, natutuwa sila. Na when I grow up, sabi ng gusto ko, when I grow up, I wanna be a daddy. Pag tinanong ko siya, what do you wanna be when you grow up, si Gunso? Daddy, gusto mo namin mag-asama. Kung iisipin mo, bakit yun ang sagot niya? Pwedeng doctor, pwedeng engineer, pwedeng, di ba, something else. It's because nakikita niya, paano nagpapaka-daddy ang daddy nila sa kanya, paano si Elton being sa pamilya. Yan yung bagay na kabilang din naman ng nakakita na nakakaalam na hindi alam na maraming tao. But the fact na ganun yung sinasabi ng anak ko, natutuwa ako. Kaya sabi ko, ikaw ang role model ng mga anak ko. And yung bagay na yun, ngayon, mas lalawak na. Dahil marami nang nai-inspire sa akin. So, si Riley, gusto na maging gaya ng daddy. Nakakatawa lang. Fulfilling. Bilang nanay, parang ko naman ang maayos sa
na hindi ko tinapon yung ilang taon ko na nawala ako sa showbiz. Na alam ko, sulit din naman yung gap na yun na binuhusok sa pamilya. And kayo mga moms, huwag yung pagsisisihan yun na maraming moms na nag-quit sa trabaho. Buso yung oras ko sa mga anak nyo. And then fulfilling yan. Dahil lahat yan, magbubunga yan para din sa inyo. Anong kinaka-excite mo about this year? Year 2018. This year, nababayad ko. Or nasa imagination ba lang ba to? Feeling ko makakabalik talaga ako sa acting. Nararamdaman ko siya. Hindi ko pray ko siya. And then, this year, feeling ko marami kami mapapasaya ang mga tao na hiyali ko. And yung bagay na yun, gusto namin mag-inspiration sa marami na ang pagtulong hindi naminigyan. Ang pagtulong talaga naman sa puso. And ibang way kami ng inspire people. Meron ako field sa showbiz, may bagong field din siya. Hindi yung combination ng dalawang yun, ang laking factor sa mga tao. So, sana ma-inspire po namin ng marami sa inyo. Ano pa ang personal goals mo or mom goals mo this year? Mom goals? Yun nga, matuloy-tuloy ko yung studying ko, yung sa online studying ko. Makapag-gawa ng mga programs sa mga youth and sa mga seniors. Yung mga goals ko. And then at the same time, matutuwa ko pa rin yung mga kids ko. Kasi ang dami ko nagagawin this year. Parang kung sa amin lang din magkasawa, alam ko marami kami yung gagawin this year. Sana ma-balance ko yung oras ko. And ma-fulfill ko pa rin yung pagiging nanay, asawa, at ano ko ba sasabihin yun? Helping hands sa mga servant. Ano siya eh, si Elton, kami, ayaw namin na-identify as politician. Kasi ako, syempre, hindi ko talaga gusto yung ganitong mundo nila. Pero gusto ko siya ma-identify as a public servant, not a politician. So, kami yan dito, kung ano matutulong